Pinag-uusapan po natin ngayong umaga ang tungkol sa ovarian cancer. Narito po ang ilang mga sintomas ng ovarian cancer at ang hiling-galing tips upang makaiwas dito. Ang ovarian cancer ay karaniwang hindi na de-detect hanggang kumalat ito sa pelvic area at abdomen ng isang babae. Karaniwan ang nakakaranas nito ang mga kababaihang nasa edad na 50 to 60 years old. Ilan sa mga sintomas ng ovarian cancer ay ang mga sumusunod: abnormal na paglaki o pamamaga ng tiyan, mabilis na pagkabusog, hindi sinasadyang pagbaba ng timbang, discomfort sa bahagi ng balakang, pagbabago sa pagdumi gaya ng constipation, madalas na pag-ihi, pananakit ng likod, pagbabago sa buwan ng dalaw gaya ng spotting o irregular bleeding, spotting kahit menopause, at masakit na pakiramdam sa pagtatali. Kung kayo ay nakakaranas ng alinman sa mga sintomas na ito, agad na kumonsulta sa doktor. Para makaiwas naman sa ovarian cancer, ovarian cyst at iba pang sakit sa female reproductive system, iwasang masobrahan sa pagkain ng maasim at fermented. Iwasan din ang mga pagkaing mainit sa system, gaya ng pinirito, inihaw, malutong, maanghang, at matamis. Pinapayo rin ni Dr. E na sa halip na basain ng tubig ang genitalia, matapos umihi o makipagtalik, mas mabuting punasan na lamang ito. Sa atin naman pong Happy Kapatid message, isang mensahe mula sa kapatid nating si Sia Lumba. Sabi niya, Doc, bumili po ako ng sabon na hiling-galing seaweed soap na pantanggal ng warts ng anak ko. Thanks po, Doc, at effective po. Unti-unti na po siyang nagninipis. First time kong pinagamit sa kanya. Ayun, maraming salamat, Mami Sia. Thank you sa iyong message at sa paggamit ng seaweed soap. Sana makinis na kaagad ang balat ng iyong anak, ha? Maraming salamat. Mula naman po dito sa ating healing mission, kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners. Mula sa Healing Galing Binyan Laguna Outlet, kasama natin si Ate Jonna Beth Casano. At galing ng Healing Galing Tagaytay Outlet, nandito po si Ate Amy Ilagan. At galing ng Healing Galing Dagupan City Outlet, mainit-init pa, nandito po si Kuya Romel Razalan. Abang inaasikaso ang ating mga pasyente, haharapin ko naman po ang ating mga healing katanungan. Sabi niya, Good AM Dr. E, ask ko lang kung ang myoma ay hindi na ba uulit. Kasi yung misis ko po naoperahan noong January lang. Tinanggal yung myoma at hindi na siya mabubuntis kasi tinanggal na din pati ovary niya. Si Sabino ng Rodriguez Rizal ang nagtatanong, Sabino, pareho bang ovaries ang tinanggal? Kung pareho, eh hindi na nga siya magkakaanak. At kung myoma ang tinatanong mo, hindi natutubo ang myoma, wala na siyang tutubuan. Wala ka ng problema, kaya lang sayang naman, hindi na kayo magkaka-baby, di ba? Okay, anyway, maligayang pagsasama sa inyong mag-asawa, ha? Dito naman tayo sa isang katanungan pa. Sabi niya, hello po, Doc. Madalas po nanonood father ko sa segment niyo on TV. And somehow, he always shares with us, kaya nagka-interest din po ako. I hope you could help me. I always experience severe pain during my monthly period. I have endometriosis. Si Leah ng Baguio City ang nagtatanong. Leah, kung gusto mo ng natural na operasyon para sa iyong condition, dapat ay gawin nating holistic ang approach, ha? I-avoid mo na yung mga maaasim na pagkain at inumin, yung mga iced beverages, no? Yung palaging nababasa ang puson pag naglalaba, pag naguhugas ng pinggan, nababasa ang puson, no? At para maiwasan din ang mga bukil, bukol, damukol sa mga reproductive organs po ng kababaihan, ha? Bukod sa mga pinapayo po namin, mas magandang kapag kayo po ay sisiping sa inyong minamahal, no?
ay dapat hindi po nagbabasa, babae man o lalaki. Okay, tandaan po natin yan. Kapag mataas ang acidity level ng babae at matapos sumiping si mister ay nag-wishy-washy, malamang-lamang later on ay magpo-produce ng bukol-damukol sa reproductive organ. Pwedeng sa uterus, sa cervix, sa ovaries. Si husband naman, kapag mahilig magbasa din after magkipag-sipping kay misis, maaaring sa susunod wala ng flag raising ceremony. No? Sa kaso mo naman, napaano na ako, napadagdag na ng kwento, diba? Eh, sa kondisyon mo naman, lahat ng exposure ng puson mo sa tubig at lamig, yun ang iiwasan mo. Kaya pag naguhugas ng pinggan, magsuot ng apron, no? Ganun din, pag naglalabas, siguruhin hindi nababasa ang puson. Yung labahin lang ang dapat na nababasa, di ba, Lia? Ngayon, kung gusto mong naturopathy, dahiling galing wave, a JJ steaming procedure ang ating itinuturo sa pasyente, pagpunta mo sa pinakamalapit na outlet ng healing galing sa inyong lugar, tuturuan ka ng ating naturopathic practitioner on how to do the vajayjay steaming procedure sa ating free consultations, no? Tapos, kakailanganin mo ng serpentina para ma-prevent natin na lumubha ang kondisyon, no? Hindi na mag-create ng further inflammation yung affected area. Kaya, hydrating alkaline diet kasabay ng herbal serpentina tablet. O kung may dahon kayo ng serpentina, pwede rin iinumin bilang herbal antibiotic matapos kumain ng almusal, tanghalian at hapunan. At sa vajayjay steaming procedure na pwedeng gawin 3-4 times a day kung nagmamadali kang gumaling, sinasabayan nyo ng paghahaplos ng healing galing oil. No? Tapos, hydrating alkaline diet. Huwag mong kakalimutan. Okay? Lia ng Baguio City, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. Sa atin naman pong tampok na hiling halaman, narito ang pansit-pansitan o kilala po sa scientific name na Peperomia pellucida Lean. Ay isa po itong maliit ngunit lumalapad, dumadami, tumataba na halaman, no? At ginagamit bilang pagkain din at bukod yan sa pagiging halamang gamot. Ito po ay maaaring kainin ng hilaw o luto. Pwedeng gawing salad, no? At pwede rin namang ilaga at gawing tsaa. Pwede rin kainin nakasabay ng ilang ulam kapag kumakain ng kanin para hindi masayang yung pinaglagaan ng pansit-pansitan, no? Kadalasan pong ginagamit ang halamang ito bilang lunas sa lagnat, sa ubo, sa sakit ng ulo at maging sa arthritis. Inilalaga po ang pansit-pansitan at habang mainit-init pinapainom sa pasyente. Pinaniniwalaang nagagamot din po nito ang iba pang uri ng pamamaga sa katawan. Ayon sa pananaliksik, ang halamang ito po ay nagtataglay ng anti-inflammatory at analgesic properties para bumaba ang lagnat at isa pong mahusay na diuretic o pampaihi. Sinasabing ang pansit-pansitan ay nakakatulong bilang pangontra sa iba't ibang uri ng cancer, kabilang na po ang cancer sa ovary. Ang isa pa nating hiling halaman ay ang paragis o ang Indian goose grass. Ang paragis po ay isang katutubong halaman sa mga bansa sa Africa, Asia, Europa kasama at meron din ito sa Australia. Ang halamang ito po ay napatunayang nagtataglay ng isang uri ng protina at iba pang pambihirang mga sangkap na may taglay na anti-inflammatory, anti-diabetic din po at antioxidant properties. Nakakapagpaliit din po ito ng mga bukol gaya ng ovarian cyst, mayoma at natural na pampaihi. Kung iinumin, ilalaga, iinumin sa tamang dosage. Bawal pong ma-overdose, no? Ang mga tangkay, ugat at dahon po ng paragis ay ginagamit sa pamagitan ng paglalaga nito sa tamang dosage dahil pag lumabis po, maaaring mag-cause ito ng pagdurugo. Alright? At narito naman po ang ating kapatips mula sa ating naturopathic practitioners. Ako po si Jonabeth Casano ng Healing Galing Binyan at narito ang Kapatips
para ma-maximize ang space sa maleta kapag nag-iimpake. Imbis na tupiin ang mga damit, irolyo ang mga ito ng mas maraming mailagay. Sa pagrorolyo, simula ng bahaging pinakamakapal pababa sa pinakamanipis. Higpitan ng rolyo para mawala ang hangin. Maaari ding i-layer ang pagtupi, kunin ang pinakamalaking damit at ilatag sa isang flat surface. Sunod na ipatong ang mga damit na mas maliliit at saka tupiin ng magkakasama. Kung magdadala rin ng mga sapatos, suotin na ang pinakamabigat at ilagay sa maleta ang pinakamagaan. Pasakan ng medyas sa loob para hindi sayang ang space. Yan po ang ating kapatips ngayong umaga, mga practical health tips hatid ng Hiling Galing. Sana po ay makatulong ang aming payo. Magpapatuloy ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Hiling Galing sa TV. Kung kayo'y may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa questions@healinggaling.ph o mag-post sa Hiling Galing Official Facebook page. Maari ding magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya'y mag-text sa Hiling Galing Hotline, number 0921-445-0355. At antabayanan ng sagot ni Dr. E sa Radyo 5, 92.3 News FM at sa Radyo 5 Facebook Live at sa 1PH Signal Channel 6 tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din ang Hiling Galing sa TV tuwing Linggo. Kasama ni Dr. E si Chef Jeremy simula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. On 5. Maghahanda tayo ng healing sangkap na mayaman sa folate na kailangan para sa healthy ovary. At tatawagin natin itong Love You Ovary Much! Love Your Ovary, ang sabi ni Chef Jeremy. Subaybayan sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Year 4.